Hi guys, good morning. Coffee tayo. Yung kape ko ay kopi ko na black. At saka mayroon akong tinapay galing sa Pinas. Tinikman ko siya, pang lasang salmon ba yun? Salmon tuna, hindi ko alam, basta ganun, na maanghang. Hot siya, spicy. Pero hindi naman siya spicy talaga. Medium lang. Sarap. Good morning, Nestchona. Ayan guys, back to normal na ako. So medyo paus pa ako kasi nung dumating ako Merkulis ng umaga, okay pa yung boses ko. Pagkagabi, nanunuyo yung lalamunan ko. Hindi ko naman nakalain na mauuwi sa pagkapaos. Nandito kami ni Lola sa baba, nagpapainit kasi siguro yung weather doon sa Pinas, init tapos ulan, pero hindi naman malamig. Kaya lang pagdating ko dito, madaling araw ako lumapag sa airport 5:30 ng umaga. So wala akong dalang jacket na makapal, jacket lang na maong, tsaka naka-sleeveless lang ako. Ayun, siguro nabigla ako sa weather. Tapos nung Merkulis ng gabi, pagkaalis ng relever ko, yun, naglinis ako ng bahay. Kasi alam mo naman, di ako kontento. So naglinis ako ng bahay. Pagka umaga, yun, wala na akong boses. Kaya ngayon, mainit ang ulo ni Lula sa akin kasi hindi ko pa siya masyadong nakakausap. Kasi pagsalita ako ng salita, kumakata yung lalamunan ko. Kaya yun, limited lang yung aking chika sa kanya, kaya siguro nainis siya. So ngayon, papainit kami konti kasi malamig sa loob ng bahay. Maya-maya akit na rin kami for the lunch. Tapos papahinga. Ayun, nakakamiss ang tao sa Pinas. Ang hirap pala bumalik, no? Pag matagal kang hindi nakauwi, tapos magbabakasyon ka, excited kang umuwi ng Pinas. Pero pagpabalik na sa trabaho, ayun, pahirapan, pero kailangan. Hi guys, good afternoon. Today is Friday. So, Shabbat dito. Kakain kami mamaya sa anak ni Lulang lalaki. So, naka-ready na ako. Hindi ako masyadong napagod ngayon kasi hindi naman ako nagluto. Gumawa lang ako ng dalawang klasing salat. Yung isa, kasa na mayroong pipino at saka kamatis. At saka yung isa, geser at saka krub, repolyo at saka carrot. So, ayan. Punta tayo ng kusina. Tingnan natin yung ginawa ko doon. Si Lola umiinom ng tea. So, nag-iisip ako kung iinom pa ako ng kape o hindi na. Pero kasi kanina na nanghalian ako, minom din ako ng kape. Tatlong baso na. So, titingnan ko kung iinom pa ako. So, guys, yun. Nakapag-decide ako magkape na nga lang ako. Kasi mamaya pa naman yung anak ni Lola. So, yung gatas, iinitin ko dito sa gas. Ganun ako magkape. Masarap kasi yung iniinit sa gas. Tapos, Nescafe na ganito. Wala na siyang sugar. Hindi ko na nilalagyan. Ayan, initin ko muna, tapos papukuluin ko yung gatas sa gas, tapos ayan, sangkot saritang kape. Meron pa naman akong 45 minutes para uminom ng kape. Ito na lang, ubusin ko yung chicherya kasi nanginaya ako dun sa tinapay na galing Pinas. Ang sarap kasi. Isang kainan ko na lang, ubos na. Ganito na lang kalaki, oh. Ayan, mauubos natin. Joy, sana padalan mo ako ulit. Ang sarap. First time ka nakatikim. Ang sarap pala. So, sa tingin ko hindi masarap, pero pag tinikman mo, ang sarap.
Wala na. Goodbye. Goodbye, tinapay from Pinas. Wala na akong ano, mga ano na lang yon, mga sampalok, chicharon, tapos ano pa ba? Piyaya, tapos may mani pa ako doon kailangan ko sangagin. Marami-rami pa namang natitira, tapos may coffee pa naman ako, may salabat pa naman ako, hindi pa ubos. So, siguro abutin pa yun ng mga 2 to 4 months bago maubos. Pero pag tipid talagang sobra, abutin pa ng kalahating taon. Ayun na guys, ubos na. Yung lola ko, alam niya susunduin siya ng anak niya lalaki, palagi nakatingin doon sa may sa malaking bulletin board na nandun lahat yung mga pangalan ng anak, pati mga apo, yan, palagi lang siya doon. Titingin doon sa picture ng anak niya lalaki, tsaka titingin sa oras, ganun siya. Hinahayaan ko lang kasi pag pansinin mo, magkakaroon ng third world war. Sayang, ganun eh, si Butin. Sayang, no? Hindi, ang sarap kasi ang tira-tira, oh. Talagang pinaganoan, no? Pinag-initan. Ubus na. Ayan yung ginawa kong salad. Meron yan siyang, ano, merong kamatis, tsaka pipino, tsaka carrots din doon sa ilalim. Kasi mamaya, ibabaliktad ko yan. So, maganda siya tingnan. Tapos, ito naman yung repolyo tsaka geyser. Carrots yon. Geyser kasi dito. So, yun na yun. Carrots tsaka repolyo. Yan. Yan ang dalawang salat lang na ginawa ko. Hindi na ako nagluto ng karne. Kasi wala namang kakain. Masasayang lang. Mahal pa naman ang karne dito. Maghanap buhay muna kami. Per oras, mag-aano lang kami, mamumulot kami ng pekan. Paos pa. Ayan. Guys, lunch tayo. So, ngayon, magmumukbang ako mag-isa kasi masama ang loob ko. Sorry. Masama ang loob ko, kaya kakain ko na lang. Ito yung mga pagkain ko ngayong lunch. Wow! Rice, tapos merong pansit, tapos etong atsara made from Manila. Thank you, Ate Joy. Ito namang konting alamang made from Batarasa, gawa ni Ate Nelia. Thank you so much. At itong pusit na daing tsaka dilis, pinabili ko yan sa Nara, sa parents ni Ate Nelia. Thank you so much. Tapos meron akong okra. At ang sausawan ko ay toyo na may limon, at saka mamaya kakain ako niyan na merong asin. Diba? Yung iba, pag nakita nila kumakain kang may asin, yucks. Pero ako sarap na sarap. So guys, kain na ako, gutom na ako, masama talagang loob ko ngayon.
dumating yung delivery namin, mag-aayos muna ako. So, makapalang suot ko kasi malamig ngayon. Hanggang bukas daw ang ulan. Tapos, 2 days siya. Tang walang ulan. Afternoon, ulan na naman. So, kagagaling ko lang sa ubo. At saka sa pamamaos, hindi pa nga gaanong okay yung boses ko. So, kaya yan, nagsuot ako ng makapal. So, ano nang kinalaman dun sa boses? Hindi, kasi nanibago ako galing Pinas, mainit, tapos pagdating dito, maginaw, malamig. So, ayun, kaya namaos ako. Pero okay na din yung upo ko. So, back to work na, mag-ayos na ng paninda. Hindi, mag-ayos na ako ng groceries. Ilalagay ko na sa mga dapat lang lagayan para hindi ako pagalitan ni Lola. Ay, ito papaya. Papaya. Tignan natin itong papaya. Sarap. Lulutuin ko to kay Lula, mga dried fruits. Ang patulong niya yan, para madali siyang magpo. Ayan, gagawin ko. Sarap. Bumaba ako, nagtapon ako ng basura. Tingnan nyo naman, ang lakas ng hangin. Para yata pag ganito sa atin, may bagyo na. So, maitim ang kalangitan na mahangin. Ayan, daming daming nalaglag na basura sa galing sa mga puno. Madumi siya, tingnan. Ayan. Diba ang ginaw? Hi guys, ayan na talaga. Ulan na, bagyo na dito. Parang merong kasamang barad kasi maingay. Ayun sa may bintana nakikita ko. May kasamang barad. Grabe. Ang itim ng kalangitan.